Hello everyone! Lagyan po natin ng tubig yung patatas na hiniwa natin. Kung gaano po karami yung patatas ay ipantay lang po natin ng tubig. Lagyan din po natin ng asin, depende sa ating panlasa, takpan at ating pong lutuin hanggang sa lumambot. At kapag halos maiga na po ay ating i-check kung malambot na. So, kuha lang po tayo ng tinidor. Ayan, saktong-sakto lang po. Basta tandaan nyo lang po sa pagluluto ng patatas, ipantay nyo lang po yung tubig kung gaano karami yung patatas kasi taas lang po ng tubig at ilagay na po natin sa isang mixing bowl. Ngayon naman ay atin pong durugin gamit ang tinidor. Pwede rin po kayong gumamit ng potato masher. Kaya naman, this is Belang, inyong kusinero ng Udalmos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Kailangan lamang po ay mapino natin itong ating patatas. Ngayon naman po ay lagyan natin ng 1/3 cup na potato starch. Kung wala po kayong potato starch, pwede po kayong gumamit ng corn starch. At ang paglalagay po natin ay konti-konti lamang habang sinasabayan naman po ng paghalo. Lagyan din po natin ng 2 tablespoon na margarine. At atin lang pong ihalo ulit. Ngayon naman po ay ating imasa gamit ang kamay. Konting masa lamang po, kailangan lang na maihalo nating mabuti itong mga ingredients at kailangan po na maging smooth itong ating mashed potato. At kapag tapos na po nating imasa, kumuha naman po tayo ng at least isang kutsara yung size or depende po sa kung gaanong kalaki ang gusto nyong gawin. Atin lang pong ikipil ng ganito sa ating mga kamay at dahan-dahan po nating i-form ng pahaba. Alalay lang po kasi once na masyadong madiin po yung kamay natin, ay madudurog po siya or mapuputol. So ganyan lang po yung paraan na gagawin natin. I-roll naman po natin ngayon sa sesame seeds. Ang ginamit ko pong sesame seeds ay brown, pero pwede po kayong gumamit ng puti. At ulit-ulitin lang po natin hanggang sa matapos. So eto na po siya, bago po natin i-deep fry ay atin muna po ulit i-roll sa ating mga kamay para yung sesame seeds po ay lumubog. Ngayon naman po ay maglagay tayo ng mantika sa isang kawali at atin pong paiinitin. Kailangan po ay mainit na mainit ang mantika bago natin ilagay itong ating ginawang potato sticks. So ayan po, pagbaksak po natin itong potato, kailangan po ay kumukulo siya ng ganito. Pero doble ingat po kayo kasi nagtatalsikan itong mga sesame. At gumamit rin po kayo ng siyansi sa paglalagay para po maiwasan ang pagkaputol nitong ating mga potato sticks. Atin lang pong ikuti-ikutin dito sa ating kumukulong mantika at once na nag-golden brown na, ay okay na po ito. Napakabilis lang po nitong lutuin. Pagkapatak po natin, at least mga ilang seconds lang po, maya-maya ng konti, golden brown na po siya. Kapag ganito na po ay okay na ito, ilagay naman po natin sa isang pinggan na may paper towel para ma-drain po yung oil. At atin lang pong ituloy-tuloy hanggang sa matapos.
At para naman po sa ating Supporters Day, magkita-kita po tayo sa Sunday, January 30, 10 AM Pinas Time. Mamamahagi po tayo ng GCash. May parapol din po tayo sa ating mga best na nagtatag, yung mga pinakamasipag pong magtag nitong ating mga videos sa kanilang mga friends. Siyempre, para kayo makasama, ay kailangan na kayo ay nakasubscribe, like, and share dito sa ating mga video. At ito na po, ang lutong po niya, ang crunchy. So yung loob naman po ay talagang luto siya dahil niluto na natin kanina. Pero yung pagka-crunchy po, napakasarap, napakaganda, nakakalibang siyang kainin. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.